miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC, DZRH, Hukumang Pantahanan! Hukumang Pantahanan! Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usapin dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng kung pwede bang bawiin ng ina ang ipinaampong anak dito sa Hukumang Pantahanan! Nak, patawarin mo ko ha. Pero kung sino kong gawin ito, hindi kita kayang buhayin dahil mahirap lang ako. Wala kang magiging kinabukasan sa akin. Si Sir Jetring, sigurado ako magiging mabuting magulang siya sa iyo. May bibigay niya sa iyo lahat ng pangangailangan mo. Sana maintindihan mo ko, anak. Nandito na ako sa tapat ng gate ng bahay ni Sir Jetring. Tao po. Sir Jetring, si Mila po ito. Tao po. Ah, Mila. Ay, sir. Ano ginagawa mo rito? Pasensya na po sa istorbo. Hihingi lang po ako ng tulog sa inyo. Ganun ba? Oh, sige, halika. Pasok kayo ng anak mo sa loob. Ipaampun mo sa akin ang anak mo? Sir Jedrick, pakiusap po. Hindi ko po talaga kayang palakihin at bigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Alam niyo naman po, isang kahig, isang tuka lang ako. Nailapit mo na ba yan sa mga kamag-anak mo? Baka gusto nilang kupkupin ang anak mo. Matagal na po ako lumapit sa kanila pero tinanggihan po ako. Ayaw nilang kupkupin ang anak ko. Kayo na lamang po ang pag-asa ng anak ko. Sige. Pumapayag na ako. Aampunin ko na lang anak mo. Pero, paalala lang, Mila. Once maging legal na ang pag-ampun ko sa bata, hindi mo na siya mababawi sa akin. Opo. Alam ko po yun, sir. Wala na rin po akong balak na bawiin pa siya. Mabuti kung ganon. Pero bago ko ampunin ang anak mo, meron akong papipirmahan sa'yo, ha? Opo. Sandali lang. Oh, sige po, sir. Eto, pirmahan mo. Tungkol po saan itong pipirmahan ko? Bali, ang nakalagay dyan, kusang loob mong pinaampun sa akin ang anak mo. Walang perang involved na hindi mo ibinebenta sa akin ang anak mo. Nakasulat din dyan ang dahilan kung bakit gusto mong ipaampun sa akin ang bata na hindi mo siya kayang buhayin at isinusuko mo na sa akin ang lahat ng karapatan sa iyong anak. Ganun po ba? Sige po.
Pipirmahan ko na po. Etong ball pen. Ah, ayun na po, sir. Napirmahan ko na. Hmm? Kung ganon, ako na ang kikilalaning magulang ng anak mo. Aasikasuhin ko kagad para maging legal ang pag-ampun ko sa bata. Sir. Hmm? Ingatan niyo po ang anak ko. Oo, huwag kang mag-alala. Mamahalin ko ang iyong anak. Jedrick, sigurado ka na ba sa desisyon mo na ampunin ang batang yan? Oo naman, Ate Selena. Alam mo naman na kahit bakla ako, pinangarap ko pa rin maging tatay. Eto nga, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama sa kanya. Oh, well, kung yan ang desisyon mo, irerespeto ko. Ate, gusto ko maging legal ang pag-ampun ko sa sanggol. Sa paglaki niya, apelyido ko ang kanyang dadalhin. Anong balak mo nga pala ipangalan sa bata? Sinabi sa akin ni Mila na Blue Boy ang nakarehistrong pangalan ng bata. Ang pangit. Kaya papalitan ko. Yung hindi katawa-tawa. Bala ko siyang pangalanan alinsunod sa pangalan ng papa natin. Juan Miguel David Soler? Oo. In short, David. Ah, sige. Sige, Jedrick. Tutulungan kitang mayayos ang adoption process mo kay David. Oo. Marami akong kakilalang lawyers. Alam ko na hindi sila makakahindi sa akin once na humingi ako ng tulong sa kanila. Salamat, Ate Selena. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Daddy Jen! Hey! Daddy Aline! Oo, oh, ano anak? Masaya ka ba? Natupad na yung pangarap mong makapunta sa Disneyland? Opo, Daddy! Parang gusto ko nga po mag-split at tumumbling. Si sobrang saya ko po ngayon. Oh. Oh. Talaga, David? Manang-mana ka talaga sa Daddy Jen mo. Siya nga po pala, Daddy Aline. Oh. Punta po tayo sa toy store. May nakita po kasi akong costume ni Ariel. Gusto ko po siya suotin. Yung Little Mermaid bang tinutukoy mo? Opo! Please, Daddy Jen! Daddy Aline! Dali niyo po ko na. Sige, 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 David. Ibibigay ka namin ng Little Mermaid costume. Alam naman namin ang daddy mo na matagal mo ng pangarap na maging Serena. Mamaya, bago tayo umuwi, dadaan tayo sa toy store, ha? Yay! Thank you po! Excited na po ako! Nakatulog na si David. Pagod na pagod yung bata. Hindi na nga niya naisuot yung binili nating costume para sa kanya. Pero nag-enjoy naman siya sa trip natin dito sa Hong Kong Disneyland. Happy 8th anniversary sa'yo, Alain. Akalain mo, 8 taon na pala tayong nagsasama. Ang bilis ng panahon, mahal. Salamat. Kasi, bukod sa minahal mo ako, tinuring mo at minahal si David na parang tunay mong anak. Eh di ba't yun naman ang pinangako ko sa'yo 8 years ago? Napamahal na sa akin si David. Yun ka lang, medyo nagwa-worry ako eh. Bakit naman? Napapansin mo ba kay David? Lumalaki siyang parang tulad natin. I mean, hindi kaya maging beke si David pag laki niya? Eh, ano naman ngayon kung maging beke siya? Uso naman yon. Handa akong tanggapin ano man ang maging gender orientation ng anak ko. Tanggap ko rin namang maging beke si David. Yun nga lang, minsan, nagsusumbong sa atin ang anak mo na binubuli siya sa school. May mga ilan-ilan na nanunokso kay David. Pero kaya namang lumaban ang anak ko. At saka, open-minded na ang karamihan sa mga kabataan ngayon.
Di katulad nung kapanahon na natin. Basta Elaine, pagtulungan nating dalawa ang pagpapalaki at paggabay kay David. Oo naman, makakaasa ka sa akin, Jedrick. Oh, uy, sandali. Oh. May nag-message sa akin sa messenger. Ganun ba? Mm-mm. Oh. Oh, bakit parang nagulat ka? Si Mila. Sino? Yung biological mother ni David Elaine. Ha? Nag-message sa akin. Kinukumusta niya ang anak niya. Kuya Dodong, Nahanap ko na yung Facebook account ni Jedrick. Ito yun. Nag-message na ako sa kanya. O, ano sabi? Kumusta na raw ang anak mo? Ay, hindi pa siya nagre-reply eh, pero chine-check ko yung mga photos. Kuya, ito yung anak ko. Patingin. Juan Miguel David Soler ang buong pangalan niya ngayon. Teka, pinapayagan niyang pagdamitin ang pambabae ang anak mo? Pagkatapos pa nagme-makeup din? Ano ba naman yan si Jerrick? Hinahawahan niya ng kabaklaan ang bata? Oo nga eh, yun nga rin ang inaalala ko. O Mila, kung hahayaan mo yan, mapapariwara ang anak mo. Nilalagay lang ni Jedrick sa pagkakasala ang bata. Bawiin mo ang anak mo sa baklang yun. Total, kaya mo naman siya buhayin ngayon eh. Kaso kuya, pumirma ako noon sa kasunduan niya na sinusuko ko na kay Jedrick yung karapatan ko. Legal na anak na ni Jedrick si David. Hindi ko na mababawi. Pero ikaw pa rin ang ina. Ikaw ang nagluwal kay David. Sa mata ng Diyos, hindi maaalis ang karapatan mo sa anak mo. Pero palagay ko, hindi papayag si Jedrick eh. Sakaling bawiin ko sa kanyang anak ko. Humingi tayo ng tulong sa abogado, sa mga pulis, o kahit na sinong pwedeng bumawi kay David. Sabihin natin ng concern natin sa bata. At saka, pwede natin palabasin na bad influence si Jedrick kay David, na hindi siya naging mabuting magulang sa bata. Sa palagay mo kaya mananalo tayo sakaling lumaban tayo sa kanila? Gusto mo bang mabawi si David sa baklang yun? Oo. Gusto kong makasama ulit ang anak ko. Kung ganun, lakasan mong loob mo. Kailangan mong maging matatag. Oo, maaaring mayaman ang umampon sa anak mo. Pero walang makakatalo sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang tunay na ina. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Jedrick, mahal, May bisita ka. Ah? Sa Jedrick? Oh, Mila? Ano kinagawa mo nito? Paano mo nalaman ang bagong bahay na tinitira namin? Mahabang kwento. Si David, ang anak ko, kumusta na? Pwede ko ba siyang makita? Nasa school si David. Masaya naman ang buhay niya sa akin eh. Naibibigay ko ang lahat ng pangangailangan niya. At ngayong alam mo nang maayos si David, makakaalis ka na. Nandito ako para bawiin si David. Anong sabi mo? Kukunin mo sa akin ang anak ko? Nahihibang ka na pa. Anak ko siya. Akong nagluwal sa kanya. Iisa lang ang dugong nananalaytay sa amin. Anak ko si David. Hindi man siya galing sa akin, pero minahal ko siya. At itinuring ko siyang tunay na anak. At saka may kasunduan tayo, hindi ba? Papel lang yun. Dumaan sa tamang proseso ang pag-aampun ko sa bata. Sa mata ng Diyos, ako ang legal niyang magulang. At saka ano bang pumasok sa utak mo? At bigla kang naghahabol ngayon kay David. Kung alam mo lang, sa loob ng 10 taon, pinagsisihan ko ang ginawa kong pag-aabando na sa anak ko. Walang araw at gabing hindi ako umiiyak. Iniisip ko palagi kung ayos lang ba siya
o kung masaya ba siya sa buhay niya. Kaya ako nagsumikap na makahanap ng trabaho para pagdating ng araw, kaya ko nang buhayin ang anak ko. Hindi mo na siya mababawi sa akin. Masama kang halimbawa sa anak ko dahil tinuturoan mo siyang maging bakla na tulad mo! For your information, hindi ko dinidiktahan ng anak ko sa kung anong gusto niyang maging paglaki niya. At wala ko nakikitang mali kung sakaling ma-realize niyang isa rin siyang baklang katulad ka! Ay, hindi ako titigil! Hanggat hindi ko nababawi ang anak ko, kahit umabot pa tayo sa husgado, ako pa rin ang tunay niyang ina, Jedrick! Hindi gawin mo! Pero sinisiguro ko sa iyo, magsasayang ka lang ng panahon. Kasi sa akin papanig ang batas dahil tumaan sa tamang proseso ang pag-aampon ko kay David! Lumayos ka sa pamahay ko! Lanyan! David? Anak? Bakit malungkot ka? Narinig ko po yung usapan ninyo ni Daddy Alin kanina. Dumating po pala kanina yung tunay ko, Mami. Gusto niya akong kunin mula sa inyo. Oo. Dumating nga siya kanina. Daddy Chid, huwag niyo po akong ibibigay sa kanya. Kayo lang po ang daddy at parent ko. Kahit kailan, di po ko sasama sa tunay kong mami. Talagang hindi kita ibibigay sa kanya. Ipaglalaban kita, anak. Kahit kailan, hindi kita isusuko sa kanya. Promise. Thank you po, Daddy. I love you. Mahal na mahal din kita, anak. At walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping pwede bang bawiin ng ina ang ipinaampong anak? Ang rescission of adoption o pagpapawalang bisa sa pagpapaampon ay sinasaklaw po ng Republic Act 11642 o mas kilala bilang Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Bago po ang batas na ito at nag-take effect lamang ngayong 2022. Nakasaad po sa bagong Administrative Adoption Act ang mga maaaring maging basehan para sa rescission ng adoption at kung sino lamang ang maaaring makapagsampa nito. Sa Section 47 ng RA 11642, ang pag-aampon ay maaari lamang mapawalang bisa sa pamamagitan ng pagsasampa ng petisyon ng adoptee o yung inampon sa National Authority for Child Care or NACC o sa tulong ng isang Social Welfare Development Officer kung ito ay minor pa o ng kanyang guardian kung 18 and above pero incapacitated o walang kakayanan ang inampon. Sa binanggit kong probisyon ng batas, may tatlo lamang po na grounds para ipawalang bisa ang pag-aampon. Una, ang paulit-ulit na pisikal o verbal na pagmamaltrato ng nag-ampon sa kabila ng pagsasailalim sa counseling. Pangalawa, pagtatangka sa buhay ng ampon. At pangatlo, pag-abandona at hindi pagtupad ng adopter sa kanyang obligasyon bilang magulang. And going back to our case, malinaw po na walang basehan si Mila para ipawalang bisa ang pagpapaampon at bawiin si David. Ang pagiging gay o anumang sexual orientation ay hindi po kasama sa mga batayan for rescission of adoption. Gayun din, malinaw po sa batas na ang pag-aampon bilang pangunahing nakabatay sa ikabubuti ng bata ay hindi dapat na ipawalang bisa ng nag-ampon. Silent din ang batas kung yung biological parents ay maaaring bawiin ang pinaampon bagaman at malinaw na tanging ang inampon at ang NACC lamang ang maaaring magsampa ng petisyon.
Kaya naman si Mila, bilang siya naman ang voluntaryong nag-alok kay Chadrick para ipaampon ang bata, at ang pag-aampon ay dumaan din naman sa legal na proseso at wala din namang sapat na dahilan para bawiin ito, eh hindi na po maaaring ipawalang bisa ang pagpapaampon. Samantala, dagdag kaalaman. Mas madali at mas simple na po ngayon ang pag-aampon. Sa ilalim po kasi ng lumang batas, ito po yung RA 8552 or Domestic Adoption Act of 1998, idinadaan pa sa korte ang pag-aampon. Hindi na po ganito ngayon. Sa RA 11642, ang petition for adoption ay ipinafile sa Regional Alternative Child Care Office o RACO at idinadaan ito sa proseso ng matching at assessment, at eventually, kapag kumpleto po ang documentary requirements at nakita naman na fit at qualified ang applicant, ang NACC sa pamamagitan po ng Executive Director ay mag-i-issue ng order of adoption na siya namang irerehistro sa Civil Registry para sa bagong record ng bata. Simple na po, di ba? Kaya naman para po sa mga nagnanais mag-ampon, gamitin po ninyo ang batas na ito. Huwag po ninyong isimulate ang birth o yung basta na lamang irerehistro sa pangalan ninyo ang bata na hindi naman dumaan sa proseso. Dahil lang simulation of birth po ay isang krimen sa ilalim ng Article 347 ng Revised Penal Code na pinarurusahan ng presyon mayor o pagkakulong mula 6 years and 1 day hanggang 12 years at multa na hanggang 200,000 piso maliban pa sa pagbabawi sa bata sa inyong poder. At yan pa ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't iba pang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant, Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan! Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.